buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, sa ating mga live streaming channels, sa nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Sayawan kwentuhan ang magaganap ngayong hapon. Please welcome Dick and Tommy. Mayano, when you dance, it's really all about the attitude. Yes. Yes, and energy. Rick Astley of the Philippines. Yes. Happy times, kaya Dick. No, oh, good my times. Tonight with Dick and Kami, Kami and Dick. No, ganda. When you go back, you 80s, smile. 80s, the 80s. Alam mo si Rick Astley po, he retired at the age of 27 for his daughter and wife. Okay. Na ngayon po ay nagbabalik si Rick Astley. He still performs, and then the wife is a director now. He retired at the age of 27 at his peak. Kaya hindi siya nakapunta ng Pilipinas at time, di ba? Galing, no? Would you? Pero bumalik. Bumalik. Tinatanong tayo madalas yan, hindi lamang kayo, ako. Would you ever retire? Ako, hindi. Hanggang kaya ko. Ako din. Because I'm very passionate sa aking pag-aartista. Mm-hmm. Yun. I'll probably slow down. Ikaw, pwede. Siguro meron time na mag-slow down ka ng konti, uh-oh, pero not really giving up or retiring. Kailangan, andyan dyan na yung talent mo, andyan dyan na yung love for kasi the craft. Kasi kabuhay na eh. Yeah. No, it's a life. It's a, yeah. You wake up to who you are and who you and are. And you are so excited. Okay. Passion diba? Kasi ito, passion. Oh, please sit down. Yes. Kumusta ang life? Ay, nako. Di masaya and happy first anniversary. Maraming maraming salamat. And thank you for inviting me. Happy anniversary! Yes! Grabe! When I was told that I was celebrating an anniversary week and you were joining me today, na-excite ako. Talaga. Kami rin. Thank you. Siyempre, na-excite talaga ako. Ang dami natin pag-uusapan. And kami po'y narito, we're celebrating our first anniversary because of your support. We're able to do what we do because of them. Salamat mula sa aming puso. Pero umpisa natin ang kwentuhan natin. Gamit-gamit ang ilang mga linya na iconic lines that you guys delivered in some of your movies. Katulad na lamang, 2011, you did a movie with Ruel Bayani. Yeah. Okay, No Other Woman, the Quiapo line, do you remember? How does it go? Yes. Ang buhay ay parang isang malaking Quiapo. Maraming snatcher. Mananakawang ka, maagawang ka! Lumaban ka. Grabe. Ang galing talaga. When you go back to that line, you know, when you go back to that line, ang mundo ay isang malaking kiyapo, maraming snatcher, maagawan ka, lumaban ka. Was that line ever relevant to your life? Well, of course, yes. Kasi until now talagang I'm doing something to improve myself para ipaglaban ko kung ano yung gusto ko sa buhay ko. May mga bagay, and I'm not just talking about love life. Mga bagay, mga tao sa iyong buhay bilang artista, bilang Kami, na naagaw sa iyo. Naagaw sa akin yung mga projects na iba siguro. Yeah. Uh-huh. Okay. Na gustong-gusto ko sana na ako ang magpo-portray, pero parang they considered someone or andun ka na, ready ka na, nag-look test ka na in everything. And it's masakit, di ba? Yeah, it stings. Mm-hmm. Yeah. Masakit. Ikaw, Kuya Dick. Pag project? Yung linyang yan, project, anybody. Kasi ako, pag halimbawa, tinatanong ako tungkol sa mga naagaw, I go back to my nanay. I say, Lord, huwag mo muna agawin ang nanay. Alam ko iyo yan, di ba? Yung dasal na ganun. When you go to that line, what comes to mind? Kung sa project, kasi parang feeling ko wala namang umagaw. Kasi wala naman akong kamukha. Wala namang... Wala naman talaga. Ito, hindi ho ito. I'm not pandering to Roderick Paulate. Wala naman makakagawa ng ginagawa mo. Yes! Matutuwi yan.
Your brand of comedy, your brand of drama is yours and yours I alone. You naman, salamat. Yes. Totoo yun, di ba? So wala, pwede. Wala akong Pero ang alam. Buhay mo ba, didn't you consider your life as isang malaking kiyapo, maraming snatcher, at lumaban ka? Ang feeling ko naman dito sa industriyang ito, ang naging laban ko, kasi let's face it, let's be realistic, kasi nung panahon ko, puro mestizo yung pumapasok na bata. Ay, magpakatotoo tayo. Mahirap labanan ng mga mestizo. Kaya lang, ang problema doon, pag medyo yung mga role na dapat, hindi yan, iba yan. Di ba? Sila nagme-makeup pa ng iniitiman pa, dinudumihan pa. Ako, yun na, sakto na ako. Kaya alam ko, pag kinuha ako ng production at director, alam nilang akin yon. Tama. Diba? Kasi kung kukuha, kailangan nila mestizo, ay hindi ako kukunin. Tama. kaya never siya naagawan. Hindi ako maagawan. Okay, 1984, you did, of course, Working yeah. Girls, directed by Ismael Bernal. Yes. And you have that iconic line, Sabel! Sabel! This must be love! I love it. I love it. Napanood ko yan, napanood ko yan. Carmi, ilang beses mo nasabi sa buhay yan? Naku, ilang beses. Even nung ni-remake yung Working Girls, talaga namang parati yung nasasama. At saka talagang, actually, parang marami akong iconic lines. Marami. Sabi ko nga, sana until now, bigyan ako ng mga iconic lines. Kasi right. Talagang naaalala dumidikit. Ng mga... Dumidikit. Tumatata. At naaalala ng mga tao. Pero sa buhay mo, how many times did you tell yourself, I mean... You told your friend, Kuya Dick, it must be love. Many times. Pero isa lang ang kilala niya pero isa before. Lang ako, isa lang ang na-witness ko eh. Isa lang. Nakilala din namin. Oo nga! Siya naman yung pinakamabait. Siya. Yung iba, masasabi ko sa love life, parang hindi ko yata nasabi. Hindi. Hindi, yeah. That's why, kung nasaan ako ngayon, I'm happy being single. Yun. I totally get that. Yes. And you have my love and respect. Yes. Pwede ikaw. Well, alam naman. Carmi, this must be love. Marami naman akong ganun din. Kaya lang, hindi lang ako, pagdating sa private life, hindi Totoo. Talaga ako makwento. Totoo. Pero yung iba, I think nasulat naman yung mga iba, hindi ba? Kasi yes. Merong isang very popular also. Yeah. So, nasusulat. But okay lang. Kaya lang hindi lang siguro panahon pa or nung panahon yun, ha, especially nasa, well, humility aside, nasa peak tayo ng career. Parang hindi ako nakafocus doon. Mas nakafocus sa career at sa pamilya. Parang yeah. Gano'n. Yeah. Tama yun. Nanay. Lalo na. Eh, alam ng tao. Pero kayong dalawa, hindi ba kayo nagkagustuhan? Hindi. Kasi kami, ang latag ko lang dito, you were linked, hindi lang linked, you had a relationship with somebody very popular. Igalang natin ang kanyang privacy, but you had another lawyer. Yes, yun ang nalaman natin. At least sa kanya, dalawa na kilala ko eh. Ako isa din sa'yo. Pero hindi wala bang panahon na naiba ang timpla, nagkatitiga ng iba? Tayo. Ang laki ng hininga ko. Hininga! Kasi nung panahon namin, nakita ko nga yung mga nakaaligid, mamistiso eh. Parang... Pati sa tunay na buhay mo. Diba? Yung mistiso ako talaga. Naman, magaling naman ako makiramdam. Parang parang sa nakita ko, parang hindi realistic ako pwedeng pumasok dyan. Diba? Realistic. Right. Alam ko naman kung saan ako pupuesto. Okay. But let's go to another film. Hindi ko to pwedeng palampasin. Bala at Lipstick. Wow. Diba? Mario De Los Reyes. And there was a scene na nasa lobby ka ng hotel, lumapit ka doon sa front desk girl who asked you... Pwede makita ng acting. Can I help you? Good evening. Please help me. Where is the restaurant here? What restaurant? Restaurant? Hindi mo alam? Karinderia. We have a lot of restaurants on the second floor, sir. Sir? Are you insulting me? No, sir. Ganda mo, ah. Thank you, sir. I know that, sir. Chenis! Pwede, tanong.
when you do, hindi talaga, when you do comedy, how much of that is planned? And how much of that, patiki Carmen, how much of that is in the moment, spontaneous? Aaminin ko ah, kaya minsan hindi natin maalis, lalo na sa comedy. May mga, most of my films kasi, ako nag-request din ng director. Kasi iba talaga yung kilala ka ng director. I'll be, ano ah, babanggit ako isa, si Kuya Mario de los Reyes. That okay. Scene, binigay niya sa akin yun. Dick, ito yung sitwasyon. Anong pwede nating gawin dito? Kaya kabisado ko pa yung line. Kasi pina-contribute niya ako doon. So it's very important for a director, for an actor, na kilala ka nung director. Tama. Tapos magkocollab kayong dalawa. Mm. So maraming mga pelikula ako na talagang meron akong share right. ng comedy. Kami ikaw. Yung si Jeanette Voyant. Alam ko. Ay, creation ko po. Wow! Yes. Oo. Bali, ang sabi lang sa akin, lagyan ko ng accent yung Jeanette ng French. Jeanette. Sa tagal ko, doon nag-iintay. So, gumawa na ako ng sarili kong character. Nilagyan ko na ng accent. So, nung nag-take kami, sinabi ko, Direk Cathy, pwedeng rehearse po natin kasi ginawan ko ng ano, iniba ko eh. Dina, si gawin mo kahit tawang-tawang-tawa sila. Naging Jeanette Voyant. At ginawa ko yung buong kinarakterize. Here is the challenge. Let's do fast talk as Jeanette. And let's do fast talk as Kuya Dick, as that character. Chenes! Okay. Kuya Dick. Po, ako na. Bilang Chenes, Dick or Kick? Kick. Petrang Caballo, Commander Gringa. Petrang Caballo. Comedy, drama. Both. Awards, box office. Box office. Maraming kaibigan, maraming pera. Maraming... Both. Makati ang likod. Kanino ka magpapakamo? Sa friends. Papunta ka sa magical land of Oz. Sino ang isasama mo? Pwede madami. Marami. Pamilya. Gusto mong trait ni Ate V? Malambing. Ni Maria? Mataray. Sexiest part of Carmi's body? Legs. Greatest Filipino comedy of all time? Comedian? Comedy. Comedian. Movie. Comedy movie daw. Siyempre pipiliin ko yung Balat Lipstick and Petrang Caballo. Describe Carmi in one word. Funny and loving. Okay. Carmi, as Jeanette, sige, subukan natin sa French woman ang sagot mo in that character. Yes. Carmi, kung hindi ka artista, ano ang trabaho mo ngayon? Flight stewardess. Artista ang laging mabango? Si Roderick. Kailan ka huling umiyak? Jeanette. Kagabi? Gagawin ang life story mo, sino ang gaganap maliban sa'yo? Ako? Sino ba? Complete the sentence. Sana pagising ko... Ako'y mabango. Ang namimiss mo sa showbiz noon? Parati akong may mga quotable quotes. Greatest Filipino actor of all time? Roderick Paulan. Mm-hmm. Nanalo ka ng 10 million. Magkano ang balato mo kay Kuya Dick? 1 million. Luto man! 1 to 10. Gaano kasaya ang buhay mo ngayon? 10! Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Describe Kuya Dick in one word. Honest at guwapo. Okay. Oh, para sa inyong dalawa. Sino ang mas matampuhin? Siya. Sino ang prankster? Naku ito. Oh my God. Sino ang mas malakas kumain? Ako. Siya. Sino ang mas mayaman? Siya. Sino ang kuripot? Siya! Ang lakas na! Is that siya. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Every day. Carmi, bilang kaibigan, ako ay? Mapagmahal. Bilang kaibigan, ako ay? Tapat. Oh. Ilang mga katanungan. Bakit kayo magkaibigan? Pangalawa, bakit kayo mga artista? Pangatlo, bakit kayo nagtagal dito sa industriyang ito ang mga kasagutan? Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy. Back to the show.
Carmi, you have to invite everybody to yes, show. This coming Sunday, 7:15 p.m. po, mag-i-start na ang walang matigas na pulis at matinik na misis. Nako, all-star cast. Lahat na yata ng artista ng GMA nandun. Congratulations. Yes. Nako, exciting. Nung nakita ko talaga yung dun sa ating MediaCon, dun sa MediaCon namin, sabi ko, napanganga ako sa ganda. Correct. Punong-puno. Kaya, panoorin po na. Ako naman ngayon, napanganga dahil we have 3 minutes to do this. Okay. 1967, you did Kaibigan Kong Santo Niño. Yes, Gina my Alahar. Second film. Yes. Oo, right. Ako, simple lang ang tanong ko kay Edith. Ngayon, paano ka magdasal? Straight ang usap ko kay Lord. Eh. Nakikipag-usap? Diretso. In fairness, talagang masumbong ako sa kanya. Ganon. Bakit kayo magkaibigan? Totoo siya kasi. Ikaw, Carmi, anong sagot mo doon? Ako din. Faithful ako sa kanya. I think that's very important. Yeah. Importante sa magkaibigan yun, boy. I mean, ma-showbiz man o ano. Kahit nakatalikod na ano, whatever. Nagkikita man o hindi. O hindi. Isa lang ang sagot ko. Kung ano yung sinasabi ko sa kanya, yun din. Kung anong nire-respect ko. Tapos sabi ko, wala. Basta hindi ako sasagot kung hindi ko kailangan. Tsaka wala kaming ano. Wala kaming maskara. Yes. Kasi pwede kaming, kailan lang? I mean, 3 weeks ako, magkasama kami. Mm-hmm. I mean, kasama ko siya, inatid ko siya. Pero hindi pwede, hindi ko siya talaga i-bully. Okay, 2023 last year. At i-prank. 2023. You did In His Mother's Eyes, produced by my good friend, Flor Santos. Flor Santos. You had Maria Maricel yes. And L.A. Ang tanong ko sa inyong dalawa, who are you because of your mothers? Ikaw, Carmen. Nako, my mother is my hero talaga. Kasi yung childhood ko hindi ganun kasaya. Pero talagang pinaglaban niya kami. So, Mama, I love you. I know you're watching. And to my sister, hello. Kuya Dick, ikaw. Ako kasi si Mamang is a fighter woman. Eh. Katulad niya rin. No? Si Mama, ilalaban lahat. Hindi lang naman ako. Buong anak. Pero sa tingin ko, kung ano nagawa ni Mama, nagawa niya akong taong nakatapak sa lupa. Without my mom siguro, sa naging success din naman na pinagdaanan natin, baka pwedeng naiba ko. But because of my mom, inapakasalupa. Let's build it from there. In His Mother's Eyes. Palagay ninyo kung, of course, I have to ask Mama and your mothers, in the eyes of your mothers, sino kayo? Ako parang ano eh, disciplinarian. Parang sa ngayon, ang dating ko sa mama ko is she listens to me. She's already 85 years old. She loves me. And parang more of ako yung nagiging nanay sa kanya. Ganun. Nasabi ko rin yan. Ikaw, pwede. By the way, may pumasok sa isa ko. It's the 30th death anniversary of my dad today. Wow. Kaya medyo naano ko dun sa picture. Anyway, doon tayo sa... Ano tanong? I'm sorry. Sa mata ng mama. Palagay mo ako pa rin si Didik eh. Didik ang tawag niya sa akin. Ako pa rin yung bunsong anak na ang gusto niya kahit ano pa ang gawin ng show business sa akin. Pagdating sa bahay, ako pa rin yung bunsong anak na re-respeto sa lahat ng kapatid na matanda sa akin. 1983, you did Hot Property. Again, directed by the great Lino Broca. Lino Broca. Tanong, building from the title. Sabi mo nga kanina, Kuya Dick, tanggapin natin, there was a time when we were on top. Yes. We were at the peak. Yes. Nung mga panahon na yun, how was the view from there? Go. Totoo yung kasabihan, boy. I'll be honest with you. Nung ginagawa ko yun, masaya, no? Because mahal ka ng tao, tapos sa regal, sunod-sunod yung pelikula mo. But there was a time na nag-breakdown ako yung pagod. Sometimes, i-realize mo na, is it worth it pala ito? Oo, daming ganda. Financially, ganda. Pero marami ding nawawala sa buhay mo. Eh. Tama. Hindi lahat, it's not all perfect na kapag nasa top ka na, mapera ka, parang okay na. Hindi ganun ang buhay. Thank you for that insight. Ikaw, yung pare. Realization na kapag nandun ka sa top, nagbabago ka. So I'm so happy na nagkaroon ako ng chance na umapak uli sa lupa. Tama. At hindi ka nagbago. Yes! Ikaw naman talaga hindi. Thank you! Flowers. At sandali lamang. Yan. Bago pa nilakad ni Catriona ang lava walk, yes. Meron na si Kuya Dick. Kaya bilang pagtatapos, tayo, Carmi. Na ano nga yun, Kuya Dick? Oo. Lumalakad yun, gano'n. Grabe!
I love you, Maya. Grabe ka, grabe ka. Ikaw pala nagpauso, no? Nay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapasok sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Araw-araw, be kind. Make your nanay and tatay proud. Yes. Hashtag say thank you. Do one good thing a day. Yes. And make this world a better place. Goodbye for now. God bless.